Game na, nakita ko naka-live ka eh. Oo, oh, yun na. Ayos, nagkaigi din. Okay. Okay, so yan, magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat, sa inyong mga nandito na sa ating Q&A session. Welcome. Pasensya na, na-late kami kasi technical problems. Nagkaroon ng mga technical problems. So, ayan, so. Pero ganun pa rin naman, mag-start tayo na, mag-start pa rin naman tayo at the same time, 1 hour pa rin naman. So yan, sa mga nandito na, welcome. By the way, pwede nyong i-mention in inyong mga teammates, inyong mga members na alam nyo magbe-benefit dito sa Q&A session natin. Okay, so mag-i-intro na ako kasi late na tayo. Okay, so yan, once again, magandang gabi, umaga, hapon sa inyong lahat. Welcome sa Q&A session. Ginagawa natin to every Friday at 8 p.m. So na-late tayo ng almost 30 minutes na. Every Friday 8 p.m. para to sa lahat ng mga network marketers regardless kung saan ka man kabilang na company. Yun, meron lang tayong rule, once na umattend ka sa Q&A na to, bawal tayong mag-promote pati kami ng any company. So ano lang tayo, wala tayong poweran dito. Okay, wag tayong magpapoweran dito. Lahat tayo is iisang mga network marketers, iisang mga ethical networkers. So, pwede kayo magtanong dyan. Imagine ninyo na lang na for 1 hour para nyo kaming uplines. So, tonight meron tayong guest. So, maya-maya lang, introduce natin. Although yung iba is, ano na, kilala nyo na siya. Pero, yun, taposin ko lang itong intro. Okay? So, imagine ninyo na lang na for 1 hour, upline nyo kaming dalawa. Pwede nyo kaming tanongin ng anything about your business kung sa kayo nahihirapan. And as much as possible, sa pagtatanong nyo, gawin nyo siyang specific para masagot namin ng maayos. So, ano pa bang nakakalimutan ko? I-mention nyo, again, pwede nyo i-mention dito yung mga members nyo, mga teammates nyo, pwede nyo siyang i-share sa tingin nyo ay sa mga tao na sa tingin nyo magbe-benefit na itong ating magiging Q&A session. So once again, meron lang tayong rule, bawal tayong mag-promote ng any company natin ito sa ano na to, sa Q&A session na to, para hindi tayo ma-ban, okay, para hindi kayo ma-block. So without further ado, introduce ko na sa inyo itong ating special guest for tonight. So yung iba sa inyo, kilala niyo na siya. Isa to sa mga pinakang hinahangaan ko at isa sa mga pinakang iniidolo ko. Alam naman niya na yun. Hindi na kami magpapawiran dito. So, alam na niya yun. Pero gusto ko na kaya ko sinasabi kasi gusto ko na malaman nyo, isa sa mga pinakahinahangaan ko at iniidolo ko ng mga leaders dito sa network marketing industry, dahil bukod sa skills, sa mindset na meron siya, sa credential na meron siya, sa credibility niya, kasi marami na rin success na na-achieve itong si Sir Lexus sa industriya ng network marketing for a decade dito sa industriya. So mas bata lang ako ng 4 na taon. Okay, so mas bata lang ako ng 4 na taon. For a decade, marami na rin siya na-achieve, marami na rin siya natulungan ng mga tao. And ang isa sa pinakang inahangaan ko at kung bakit in-invite ko siya dito ay dahil kasama natin siya, kabilang siya sa mga ethical networkers na sumusuporta sa grupo natin dito sa Ethical Nation, sumusuporta sa movement natin dito sa Ethical Nation. By the way, hindi kami pares ng company. Okay, magkaiba kami ng company. Katulad nyo dito, karamihan dito sa inyo, magkakaiba tayo ng company. Pero yun nga, sinasabi ko sa inyo na itong Ethical Nation ay movement ng mga ethical networkers, na ang layunin natin ay maging gumanda yung pangalan ng network marketing dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng paggawa ng mga ethical na strategies na para mas kumalat pa yung movement natin. Okay, yung pagiging ethical, kasi hindi naman mawawala ang mga unethical at mga scammers. Hindi talaga sila mawawala. Kumbaga parang mga virus, kahit anong vaccine mo, 'di ba? COVID-19, 'di ba? Kahit anong vaccine mo, kahit anong gamot ang ilagay mo diyan, hindi sila mawawala. Andiyan pa rin sila nag-e-exist, pero mapapakonti natin sila sa pamamagitan ng pagiging ethical. So, doon natin sila mapapakonti. Hindi natin sila mapapakonti sa pang-aaway. Hindi natin sila aawayin. Hindi tayo mga aaway ng kahit na sino. Magfo-focus tayo sa sarili natin, sa production natin, sa kung ano yung kaya natin gawin. Okay? So, ayun ang isa sa mga pinakarason kung bakit si Sir Lexus ang in-invite ko, kasi nga, kabilang natin siya dito sa Ethical Nation. Kasama natin siya sa movement nating mga ethical networkers. So, yun lang, yun na yung intro ko. Pwede na kayong magsimula na magtanong, and bibigay ko yung stage kay Sir Lexus para masagutan niya yung mga tanong niyo. Okay, sa pagtanong, be specific as possible para masaya. Okay, so it's already 8:28.
Matatapos tayo by 9:28. Okay? So, yan. Simulan na. May nakita na ako dito kanina. Pwede ko siyang yan. No? Bago kasi sa amin itong ginagamit ko na. Bago sa akin itong ginagamit ko na app na to. Sa inyo, may kita mo yung mga comments, di ba? Oo. Kita mo rin ba? Sa live comments, makita mo sa right side mo. Punta ka doon sa live, private comments. Ito, meron na ako nakita na tanong. Ayun. Ano? Ayun. Ganun ba talaga yun? Eh di kitang-kita, di ba? Ganun ba talaga kalaki yan? Oo, ganun. Okay, so yan. Master Lexus, ano yung may sasagot mo dito? So basahin ko yung tanong ni Emmy De Costo. Pag may nagawang mali yung downline mo, ano po yung dapat gawin? Ano-ano po yung mga boundaries ni upline, yung pwedeng sabihin ni upline sa downline na nagkamali, at ano-ano yung di niya pwedeng sabihin? Oh, ganda ng tanong na to, ha? Gandang tanong. Okay, so, naman. Master Lexus, ano sa tingin mo? Total, nasa ano naman tayo, being a professional, oh, I'm expecting na hindi ito personal, hindi ito something na, kumbaga, pagkakamali na merong relation doon sa, as a friend or as an emotional, ano. Inisip ko ito professional. So, kung may gawa siya mali, let's say, yun nga, sabi nga ni Carl, be specific kung ano yung nagawang mali. Kung may nagawa siyang mali, kung sa tingin mo naman na hindi yun intentional, learn how to let go, learn how to forgive. Kasi one of the best things that I learned from my mentors is you give people a chance. No? Kasi hindi naman nila alam kung ano yung dapat gawin. Eh. Diba? Hindi naman nila, ano ba yung, wala namang binigay sa atin na instructions, ano-ano ba yung mga dapat gawin. We have our own diskarte or mga kanya-kanya nating ways on how to grow our organization. Kung hindi siya pumasa dun sa standard mo, kausapin mo siya privately. Learn how to talk the person privately. Huwag mo siyang itry i-humiliate o pahiyain in public. Try to talk to that person in private. And then kapag meron siya nagawa na tama, i-praise mo siya in public. No? So ano yung mga pwedeng sabihin ni upline, downline na nagkamali? Then, alam mo, kung concerned ka dun sa tao, just be open. Be open to sabi mo, alam mo, nagkamali ka. Ito yung dapat na ginawa mo. Pero, no, learn how to yung gamitin yung sandwich na ano na principle, no? I-praise mo muna, no? Puriin mo muna, tapos sabihin mo yung pagkakamali, tapos tapusin mo ng papuri ulit. Okay, so yun yung mga siguro pwede mo sabihin. Hindi ko pwede masabi sa iyo ano specific na sasabihin mo sa kanya. Pero always think of something na positive in the beginning. Ano yung problema? Ano yung pwede niya magawa ng mas maayos? And then, encourage mo siya sa huli. Ayun. So, yun. Ganun rin naman halos yung sasagot ko. Eh. Yung sandwich method. Okay. Ang ganda nitong tanong ni Emmy. So, siguro dagdagan ko lang din ang about sa pagsasabi. Ako kasi pagka ganito, depende kasi sa ano eh, sa kausap ko, kung yung kausap ko is bagong member, medyo matagal na, leader, iba't ibang way ko sila kausapin. Pero ang similar way na pakikipag-usap ko sa bawat isa sa kanila, hindi ko sinusugarcoat. So yun yung personality ko kasi, hindi ko sinusugarcoat kung ano sasabihin ko. Pero yun nga, tama yung sinabi ni Master Lexus na huwag niyong, pagka merong downline na nagkamali, huwag nyo siyang ipapahiya, huwag nyo ituturo yung pagkakamali niya na naririnig ng iba. So kausapin mo siya in private, tapos yun, sabi nga di ba ni Master is ano, itama mo siya in private, praise mo in public. So yun, ganda yun. So, sinasabi ko sa kanila na sinasabi ko to sa iyo kasi gusto ko na mag-improve ka. Hindi ko to sinasabi para magalit ka, so mamaloob mo sa akin. Kasi sinasabi ko rin sa kanila, wala rin naman akong pakialam kung sumamaloob mo sa akin. Pero sinasabi ko to kasi gusto ko na mag-grow ka, mag-improve ka as a person. Hindi lang negosyo, hindi na lang negosyo, as a person. Okay. Kasi lahat ng ginagawa natin, especially network, nasa network marketing tayo, lahat ng ginagawa natin is nagre-reflect sa kumpanya natin, sa industriya natin, sa grupo natin. So pag meron tayong ginawang mali, mga tao mahilig mag-generalize, dinadamay nila buong networking, buong company, buong grupo mo, pati lahat, dinadamay nila. So, yun. Maging aware lang rin yung member mo na, yung downline mo na, bawat action natin, meron rin siyang ano, na consequence. Nagre-reflect rin siya sa kung ano yung nire-represent natin. So, ayaw natin na mangyari yun. So,
okay lang, at saka palagi ko rin sinasabi sa mga members ko na okay lang yung bagong pagkakamali. Ang hindi okay ay yung pagkakamali na paulit-ulit. Okay, so yun. Okay. I hope nasagot namin yung tanong mo, Emmy. Maraming salamat sa tanong. So by the way, shout out pala tayo. Nalimutan ko mag-shout out. Ang dami, hindi ang dami dito. Okay, so shout out muna tayo sa mga nandito na Tigers, Marvin, Josephine, Nicolaine, Jazz, Apple. Salamat sa mga nagtatag. Oh, oh yun. JC, ayun, yung mga mini-mention nila, yung mga members nila. Rich, Moriel, Sir Fernando, Samuel. Ayan. Apple. Next question na tayo. Ito, masya-shoutout kapag may question ka. Ang ganda ng ginagamit. Bago to sa akin. Ang ganda ng ginagamit natin. No? Next question na tayo, Master. Ayot eh, no? From Jan Ace Steven Velasquez. Upline, ano pong gagawin ko dahil po nawawala na po ng tiwala sa akin yung mga invite or mga dati kong prospect dahil po kakalipat ko po sa bagong company kasi po napaka-active at supporter ko kasi sa dati kong company. So, magandang question rin ito, Master. Ano sa tingin? Ano yung magiging sagot? Okay, anong gagawin ko kasi wala nang tiwala yung mga yan ang number one challenge ng mga may experience sa network marketing. The reason why natatakot sila na tumalon, no? If ever na meron ng challenge or problema sa nangyayari sa company nila. Yung integrity, no? So, kung ang problema mo natatakot ka, credibility, integrity, no, ask yourself, tanongin mo muna yung sarili mo. Ano yung mga nagawa mo in the past na sa tingin mo na, na ayaw ng mga prospect or ng mga nakasama mo before? Ano yung gagawin mo next na para mabago yon? So, ito yung isa sa mga tips na pwede kong ibigay doon sa mga tao na nawawalan ng parang encouragement or nawawalan ng excitement para lumipat sila sa ibang company or we're not saying na lumipat kayo, no. What we're saying is kung nag-decide ka na nasa ibang opportunity ka na, no. Basta wala kang sinusunog na relationship, wala kang kaaway doon sa kabila, no. Naiiwanan mo at wala ka rin itatry na kumbaga pilitin yung mga dati mong members na sumama sa iyo. Okay? The best thing to do is become a better person, no. Kumbaga personality development trainings that will help you grow as a person. Kasi we were exposed tayo sa mga trainings, eh, di ba? Paano mag-recruit, paano mag-invite, paano mag-present. Nakakalimutan natin mag-add value to ourselves. Nakakalimutan natin na paano ba ako mas magiging mabuting kapwa? Paano ba ako mas magiging mabuting messenger? Paano ba ako makakapag-kwento ng maayos or makakapag-present ng maayos or makakapag-share ng idea? Paano ko ba gagawin yung business ko na hindi ako kailangan manakit ng ibang feelings ng ibang tao. Kaya nawawala ng tiwala yung mga ibang tao sa iyo because palipat-lipat ka. Simply because, no, ang binibenta mo yung kumpanya at saka yung produkto. Yan ang number one na pinagkaiba ko doon sa mga network marketer, no. Ang binibenta mo sa ganitong opportunity sarili mo. Hindi company, hindi products, hindi network marketing. Ang binibenta mo sarili mo. Okay, kasi ang unang-unang makikita ng tao sa iyo is ikaw. Ang pag tingin pa lang nila sa iyo, pag nakausap ka pa lang nila, no? Kasi lagi naman tayo nagpapalit ng brand, lagi naman tayo nagpapalit ng mga bagay-bagay sa buhay natin. Pero hindi tayo gina-judge because of that. Kasi nga minsan bumabagay sa suot natin. Kunwari, dati sumusuot ako ng mga plain t-shirt lang, ngayon meron ng mga kulay. 'Di ba? Kung paano mo susuotin yon is kung paano mo ibebenta yung sarili mo. So, always make make it a point na meron kang opportunity para palaguin yung sarili mo. Kaya importante yung personality development eh. Kailangan ikaw mismo bilang isang network marketer, kung sa tingin mo hindi mo pa tinitignan yung sarili mo as a leader, kailangan isipin mo sa sarili mo, kailangan mo i-develop yung utak mo, kailangan mo i-develop yung skills, kailangan mo i-develop yung sarili mo. Maging presentable ka. Kung sa tingin mo dati, parang hindi naman namin sinabi sa inyo na overall mag-change ka. Proseso yan eh. Pero ang goal mo, everyday kailangan 1% nag-grow ka, 1% na babago mo yung sarili mo for improvement. No? Kaya ayaw sa'yo ng mga, let's say, yung mga Facebook friends mo, yan pa rin yung mga Facebook friends mo before. Alam nila na nandito ka sa company A, lumipat ka naman sa company B, lumipat ka sa company C. Let's say hindi mo kasalanan kung ano yung nangyari doon. No? Hindi mo kasalanan kung ano yung nangyari doon. Ang kasalanan mo doon is yung better decision making. So next time, ang gagawin mo is kailangan isipin mo mabuti kung ano yung mga salita na sasabihin mo doon sa mga susunod mong kakausapin.
Kasi 'di ba, ang problema niyan, ah, ito yung itong company A, dati nagbebenta ka or nagre-recruit ka. Ito yung pinaka-best na company. Tapos may lumabas na company B, may nangyari kasi sa company A. Ito yung pinaka-best na company. So lahat ng company na pinasukan mo, the best company na. 'Di ba? The best product na in the world, no? Walang pinakamagandang produkto sa buong mundo, walang pinakamagandang company, walang pinakamagandang compensation plan. Kasi lahat yung mga yan, nag-go-work. Diba? Kami ni Carl, magkaiba kami ng kumpanya, pero si Carl kumikita, successful sa company niya. Ganon din ako, ganon din yung mga ibang tao. So ibig sabihin, ang difference lang natin is we build ourselves. We develop ourselves. No, hindi namin binubuhat. I'm not saying huwag mo i-promote. What I'm saying is, people buy you. Ikaw yung binibili ng tao. Ikaw yung tinitingnan ng tao. Bago pa nila bilhin yung product mo, yung opportunity mo, ikaw muna agad. So ang tanong, ano yung ginagawa mo sa sarili mo para makita ka ng mga tao na maging respectable, presentable, yung makita nila. Hindi mo kailangan mag-bihis ng maganda. Ang kailangan mo mag-bihis ng tama. Diba? Kasi kahit nga, ito mo, naka-t-shirt nga lang kami, diba? Kahit nga, walang brand yan eh. Diba? Pero kung paano namin dalhin yon? Kasi alam namin, confident kami sa sarili namin na kahit tanggalin mo yung suot namin, may brand o wala, no? Confident kami kung ano yung meron sa puso namin, kung ano yung meron sa niloloob namin. So yun, puro yun yung pwede ko sabihin doon. Okay, so yun. Ayos yun, power. Habang sinasagot mo yung master, ako din, may natututunan din ako eh. No? Pero tama naman talaga eh. Kaya, iwasan niyo yung kaka-promote ng ano sa inyo lahat nandiyan, yung kaka-promote nan we are the best, we are number one, kasi hindi mo alam kung anong mangyayari in the future. Kaka-the best mo pa may ari ng kumpanya, 'di ba? Hindi mo masasabi, syempre. Hindi mo alam eh, hindi natin alam kung anong mangyayari kasi katulad namin, 'di ba? Kami ni Master, marami na rin kaming pinagdaan ng ibang companies. Pero hindi kami nagpapatalon-talon kasi trip lang namin, no? Hindi na correct. Baka isipin nyo, ay, yun pala yung sekreto para kumita ng malaki, magpatalong-talong ka. Hindi. Baka isipin nyo, okay lang tumalon, ha? Hindi, ha? Hindi okay. Hindi maganda. Ang hirap kaya. Ang hirap kasi magsisimula ka na naman, eh. Di ba? Pero, ang pinaka-importante na part dyan was na nag-decide ka na lumipat ng ibang company kasi is once na lumipat kasi isang company, just make sure na yun na talaga hanggang dulo. No, para hindi na mabahira ng ano yung trust sa iyo ng ibang tao, hindi na mas masira pa ng masira. Once na nag-decide ka na nandito ka na sa company na to, tapusin mo na hanggang dulo. kung meron naman na tinuturo sa inyo, kung meron naman na kayong sistema, meron kayong ethical strategies, merong mga ethical na mentor na nagga-guide, maganda yung product, maganda yung company, yung 5Ms na tinuturo ko, meron na yun. Kung meron na nun, okay na. Diyan ka na. Mag-stay ka na dyan. Hatawin mo na, diretsuhin mo na hanggang dulo. It's either mag-stay ka na dyan or itigil mo na lang yung ginagawa mo na negosyo. Kasi yung patalon-talon ka, hindi ka makapag-decide. Kasi tama nga si Master Nexus, wala naman kasi sa company yan. Lahat naman ng company maganda. Ayun nga, di ba biro natin, Master? Lahat sila nag-claim na number one. Ang daming number one na company, ano ba talaga? Diba, lahat sila number one eh, di ba? So, lahat naman sila nagagawa. Ang number one na company is yung company na pinili mo. Ano yan, Master? Hindi ko narinig. Ang number one na company, ang the best company sa buong mundo, yung company na pinili mo. Tama eh. Yun naman talaga eh. Alam naman sabi mo na best yung ibang company na hindi mo kinabibilangan. Di ba? So, technical side, sagot ko dito, short lang na sagot. Wag mo na kasi silang rekrutin. Kung nirecruit mo na sila way before sa dati mong company, tapos dito sa current company, wag mo na silang rekrutin, bentahan mo na lang ng products. Sabihin mo na lang, products na lang yung i-offer mo. Wag na yung company. Diba? Kasi allergic na sila dyan. Alam na ni acne na sila eh. Diba? Wag mo na silang rekrutin. Ayaw na nila ng ganun. Products na lang yung i-promote mo. Pwede mo sabihin sa kanila, alam ko na hindi para sa'yo itong opportunity ko ngayon. Yeah. Pero sa tingin ko makakatulong sa'yo itong product. Tingnan mo. Tapos yun, product lang i-offer mo. Diba? So, yun, next question na tayo. Shout out Jonathan, Jenny, Raymond, Jonathan Copla, Jenny Galima. Marami pala sa inyo magkakapangalan dito, kaya kailangan pala sinasabi ko yung apelido. Jonathan Copla, Mea Ermino, ayan, si Lubin, isang mga malakas mamawer to.
no, si Lumin. Okay, so yan. Shout out sa inyong mga nandito na. Next question, meron ka nakita isa. Si Mea, Mea. Mea Ermino, sir, ano pong dapat gawin para mas dumami ang prospect? Bilhin mo yung ebook ko, yung unlimited prospect. Then joke lang, mamaya, sagutin muna to ni Master Lexus. Ano ba yung para dumami yung prospect, Master? Ano bang gagawin? Well, number one, pumunta ka doon kung nasan yung mga isda. Diba? Kung gusto mo maghanap ng maraming isda, makahuli ng maraming isda, pumunta ka kung saan marami yung isda. In short, maghanap ka ng ways kung saan ka makakamit, makakapagkausap ng maraming tao. Kung hindi mo magawa yon physically, no, pwede mo siya gawin online. Diba? Yun nga, pwede yung mga tinuturo mo, Carl, no, kung paano mo kakausap sa mga ibang tao. The reason why namang problema ka na wala kang kausap, kasi hindi ka kumakausap ng tao. Pangalawa, okay, pangalawa, kasi hindi mo alam kung ano yung sasabihin. Okay? Kasi pwedeng alam mo yung sasabihin, pero hindi ka kumakausap ng tao. Pwedeng kumakausap ka ng tao at naubos na yung mga kausap mo kasi hindi naman tama yung sinasabi mo. Hindi mo rin alam yung sinasabi mo. So naubusan ka ng kausap. So imagine mo, ilagay kita sa isang event, no? Na kung saan, networking event. Ibig sabihin ng networking event, nandun kayo, nagsama-sama kayo to meet other people, mali mo, exchange business, exchange contact. Tapos hindi mo alam yung sasabihin mo, sayang yung mga tao na nandun. Opportunity na yun para makilala mo sila. Diba? So kung hindi mo alam kung ano yung sasabihin mo, challenge yun. So alamin mo kung ano yung sasabihin mo. Okay. Alamin mo ano yung message. Pangalawa, pumunta ka doon kung saan marami kang pwedeng kausapin. Ano yung mga opportunity, ano yung mga lugar, o ano yung mga systems o mga technology na kung saan pwede kang makapag-expose ng message mo doon sa maraming tao. So dalawa, no? Become a better messenger, ano yung mga sasabihin mo, and go to places na kung saan nandun yung mga ano, yung mga tao. Diba? Hindi ka naman makakapaghanap ng matinong ano eh, matinong mga kausap. Kung ang pupuntahan mo eh pupunta ka sa bar. 'Di ba? Kasi maingay doon. Paano ka makakapagkausap ng maayos doon? So kailangan pumunta ka sa mga tamang lugar. No, hanapin mo 'yung mga lugar na kung saan makaka-meet ka ng mga bagong tao. No? Paano ba makausap ng bagong tao? Umiti ka. Pag umiti, pag bumalik sa iyo 'yung ngiti, nginitian ka rin, kausapin mo na. Nginitian ka eh. Diba? Pero huwag mong gamitin sa malisyosong pamamaraan, ha? Ibig sabihin, start a conversation, no? The way to start a conversation, you know, just smile. Nung ngitian mo lang, hello, kamusta? Diba? Doon magsisimula yan. Ngitian mo, tas hello, kamusta? Ayun. Okay, so yun. Ano yan, tawag dito? Classic. Classic way ng ano ng approach. Yung ngitian mo lang. Diba? Pero pag, sa mga babae, no, wag lalaki. Wag niyo gawin sa lalaki yun. mahirap. Mahirap sa mga, lalo na kung may itsura ka. Diba? Mahirap sa mga babae. Pwede, kapwa mo babae. Pero sa, yun nga yung advantage din ng lalaki. Ano? Pag kapwa lalaki tapos babae rin, hindi mo masyadong minamali siya. Pero pag babae, tapos lalaki yung pinoprospect mo, mamali siya yun kayo, diba? Huwag mo yung itian yung kapwa mo lalaki. Tunguan mo lang. Ganun. Kasi pag minitian mo, baka iba yun, di ba? Tapos nasa tiyan mo pa. Mamali siya. Okay. So yun. Yun yung ano, hindi naman tayo nagkukulang sa prospect. Maraming prospect dyan. Palagi ko nga ito sinasabi, pagdating dyan, kapag ganitong klase ng tanong. Kasi meron rin tanong si Jonathan Copla, same lang din ng ganitong tanong yung sa kanya naman, paano dumami yung kausap na prospect. Hindi naman talaga tayo kulang sa prospect. Yung mga Facebook friends nyo nga, I'm sure hindi nyo pa nauubos. Hindi nyo pa sila na-approach lahat, hindi nyo pa sila na-offer ng business or products lahat. Sigurado ako dun. Kasi ako nga mismo, hindi ko pa nauubos yung mga Facebook friends ko eh. Nagpapalit-palit ako ng Facebook friends, hindi ko nauubos yung mga Facebook friends ko eh. So hindi naman talaga kawala ng prospect. Sa mga Facebook groups, pag pumunta ka dun, meron dyan mga Facebook groups katulad ng mga buy and sell na merong mga 50,000 members. Ewan ko lang kung maubos mo yun. So hindi naman kasi yun sa kawalan ng ano. Tama yung sinabi ni Master Lexus 9. Posible na hindi mo alam kung ano yung dapat sabihin. Pero pagdating kasi sa prospecting, itatry mo kasi kung ano yung tinuro sa'yo ng mga mentors mo, yung mga apprentice mo, as long as ethical, itry mo siya sa iba't ibang klase ng tao, and wag kang masyadong
maging mag-focus sa outcome or dun sa magiging resulta. Kasi walang magic trick eh. Yung iba kasi, master, di ba, nag-expect na pagka nagtanong sila ng ganito, in-expect nila, meron kang magic words na sasabihin, tapos sasabihin nila, bigla nila mapapasali yung tao. Akala nila, may ganun ba? May ganun ba, master? Yung may mga magic words? Meron. Yung bigla na lang sasali? Yung bigla na lang sasali yung tao? Ano meron. Anong magic words yun? Double your money. Ano? Double your money. Legit ba yan? Eh, sumasabi mga tao eh. Alam nga nila, scam nyo, sumanali pa. Oh. Magic words yun. They want to double your money. Oh, magic words. Ano, gusto mo bang kumita na wala kang ginagawa? Oh, wala ginagawa. Gagawin, kikita ka. Ay, nagbibiro pa kami. Parang iba sa inyo, seryosohin nyo ha. Huwag ganun, huwag ganun. Walang ganun. Thank you, Maya. Thank you, Maya, for your question. So yun, next question tayo. Si Jonathan yata. Ayan, Jonathan. Jonathan ko plaudit yung isang... Paano mas ma-maintain ang excitement ng full-time at part-time? Hindi ko sure kung personal ba to or member, pero sagutin na lang natin, Master, parehas. Para sa sarili at para sa member mo na full-time, part-time. Yeah, thank you, Jonathan. Yung mga questions na yan nagre-reflect din sa mga ibang nagtatanong. So thank you for asking questions. Well, paano mo ma-maintain yung excitement ng full-time at part-time? Simple lang, no? Meet people where they at. I-meet mo sila kung nasan sila sa buhay nila. Okay, kasi tendency, the challenge with us sa mga leaders, we try to push people nang hindi pa sila ready. And we also try to kumbaga parang pilitin yung mga tao na wala pa doon sa kanilang ano, kumbaga wala pa silang zone. What I'm saying is, you have to respect each other timeline. Kumbaga meron tayong kanya-kanyang season, no? Para ma-maintain mo yung excitement na 'yan. Always remember na kapag meron kang napasali, no, or meron kang team member, tanungin mo sila, ano yung commitment level mo para mag-succeed ka sa ganitong business? Pag sinabi nila sa iyo yung commitment level nila, no? Meet mo sila kung saan yon. Tapatan mo. As a leader, as an upline, tapatan mo kung nasan sila. Tapatan mo yon. Paano kita mas matutulungan? Pero pag sinabi nung kausap mo na ito muna gagawin ko, magtatrabaho muna ako, kasi busy pa kami, respetuhin mo yon. Pero ipaalam mo rin sa kanya, no? Ipaalam mo rin sa kanya na responsibilidad niya yun. Hindi mo responsibilidad kung paano mapapa-excite yung team members mo. Kasi the way mo sila mapapa-excite is kung ano yung ginagawa mo. We are so consumed sa ginagawa ng mga downlines natin, nagmamanage ka eh. Ang i-manage mo yung sarili mo para ma-motivate mo yung team members mo, para ma-motivate mo yung mga downlines mo, no? The best way to do it is create about an organization. Is develop a new leader. Develop a new team member. Mag-dig deep ka. Sino sa mga tao na yon, yung mga sa tingin mo pwede mong i-develop. Hindi ko ibig sabihin na mag-recruit ka na o mag-sponsor ka ng panibago. Mali mo sa organization mo. Meron doon nangangailangan ng support mo. Pero yung upline, wala. So mag-dig deeper ka. No? And the way to motivate them, no, is to create, no, ma-excite sila, is to create, no, or to build another organization or another leader. Doon sila ma-excite. Kasi alam mo bakit? Uy, grabe si upline, hindi na kami love. Hindi na kami tinututukan. No, yan yung problema sa mga ano eh, sa mga tao eh, no? Na akala nila porque in-sponsor sila, bebabyhin sila. No? Kailangan magkasama tayo palagi. I love you, upline. Dapat dito ka lang sa amin. Ikaw mag-present, upline. Ikaw manlibre, upline. Ikaw sumagot ng pamasay, upline, kasi wala pa akong kita, upline. Lahat na ikaw, upline. Tapos, 'di ba? Wala silang commitment level para matapos yung desire nila na ma-achieve yung success na yun. No, para ma-maintain yung excitement level, again, ikaw mismo, tanungin mo yung sarili mo, excited ka ba? Kasi kapag nakita mismo ng mga leader mo, ng mga tao mo, ng team members mo na hindi ka excited sa ginagawa mo, anong expect mo sa kanila? May excite ba sila? Hindi. Namomrospect ka ba? Nagpe-present ka ba? Pinapakita mo ba sa kanila yung ginagawa mo? Kasi values are caught than taught. Pwede mo sabihin sa kanila, oh, trabahuin mo yan para umaman ka, para mabago buhay mo. Pero hindi ganun eh. Kung ano yung nakikita nila,
may mga bagay tayo nung bata tayo na hindi tinuro sa atin, pero nakita natin at ginawa natin, ginaya natin. So imagine mo, ganun din, para kang magulang or para kang matanda, na nakikita ka ng isang bata na may ginagawa, gagayahin ka rin. So para ma-excite yung mga yan, dapat excited ka rin. Para mag-prospect sila, dapat mag-prospect ka rin. Para mag-present sila, dapat nakikita nila nagpe-present ka rin. So, tanungin mo yung sarili mo, always go back to yourself. Ano yung ginagawa mo para ma-excite yung team members mo? Kapag hindi sila excited, let go. No? Kung ayaw nila maging successful sa buhay nila, huwag mong pakialaman yung decision nila yun, respetuhin mo. Basta ikaw, sabihin mo sa sarili mo, basta ako magiging successful ako. I'll do whatever it takes para maging committed ako dun sa goals ko, ma-achieve ko yung mga goals ko na yun. And that way, dun mo may inspire yung mga tao na yun. Doon mo may inspire yung mga team members mo. Bakit si upline kahit na may pandemic, hataw pa rin? Kasi the only way para ma-excite sila, ma-motivate sila, is yung commitment level nila sa sarili nila. So tanungin mo yung kausap mo, pag nakapagpasali ka team members mo, gaano ka ka-committed? Gaano ka committed sa negosyo na to para mag-succeed? Kasi kung hindi ka committed, kung hanggang dyan lang yung commitment level mo, tatapatan ko yung commitment level mo. Kasi remember, no? Remember, ito yung natutunan ko, ito yung tinuturo ko palagi. Ang responsibility mo, tulungan yung mga new members mo, matulungan sila. Ang responsibility ng team members mo, mag-grow yung business nila. Pag-grow yung business nila. So yung word na to, lagi mo tatandaan, I will help you grow your business. Ang responsibility mo doon as an upline, I will help you. Yung responsibility ng team member, grow your business. I will help you grow your business. Dalaw, hatiin mo yun. Ang responsibility ko, I will help you. Ano responsibility mo? Grow your business. So hanggang dun lang ako sa I will help you, but I will not grow your business for you. Kasi ginawa mo ako empleyado nun. Apply mo ako, sponsor mo ako, hindi ako, di ba? Kailangan matutunan mo paano ka mag-present, paano ka mag-invite. Hindi si upline palagi nandun. Maswerte ka kapag may sistema pa yung upline mo, di ba? May sistema siya kung paano palaki yung organization. Swerte ka pag merong gano'n. Pero pag wala, it's your responsibility. Huwag mong sisihin yung sponsor mo, huwag mong sisihin yung company, huwag mong sisihin yung ibang tao dahil failure ka or dahil nagkakamali ka, dahil di ka nagsasucceed. Success is your responsibility. It's your duty and it's your responsibility. Yun lang, upline. Yo, power, payaman. Ayos yun. Wala na ako dalagdag dun. Ano pa ba dalagdag ko dun? Yun na yun eh. Tama na yun eh. Okay. No. So yun, I hope nasagot namin ni Master Lexus yung tanong mo, no, Jonathan. Tama. Power. Yun na lang yung masasabi ko. Okay. So yun, next question na tayo. Shout out pala ulit. Ayan, sina Apple and si Casey. Rolly, salamat po. Baga, ayan. So ito, si Casey Kayanan. Hello po, good evening. Pansin ko po kasi sa tagal ko na namimigay ng flyers, parang wala pa ako nadadirect from flyers. Ask ko lang po kung effective po ba ang pamimigay ng flyers or mas okay sa FB na lang maghanap. So maganda, sagutin mo to, Master. Kasi baka akni na sila sa sagot ko dito. Yung sagot sa tanong niya sa flyers, kung sa tingin mo hindi naman nakakaroon ng resulta yung ginagawa mo, ibig sabihin hindi effective yun. Or, baka mali yung sinasabi mo. Or mali yung ginagawa mo. Okay? It's either pwede yung mali yung process or mali din kung paano mo siya ginagawa. Mali yung how-tos or mali din yung principle, yung concept behind ng ginagawa mo. Whenever I teach someone to duplicate something that I'm doing, lagi kong pinapaintindi sa kanila yung concept behind it. Yung reason bakit nila gagawin yun or bakit nila kailangan gawin yun. Pag hindi nila naintindihan yun, everything that they will do, no, gagawin nila ng mali. Mali yung motivation, mali yung principle. So, hindi yun magkakaroon ng magandang resulta. So, kung sa tingin mo, kung ginagawa mo na siya for the longest period of time, hindi nag-yield ng result, eh, try mo mag-iba. Try mo mag-explore. No? Try mo mag-explore ng ibang ways kung paano ko magiging effective. So, I think yun lang. Kasi madali naman yung sagot yung tanong niya. No? Yes. Ayan. Hanap pala ng ibang way. Naalala ko. Huwag ka lang mapapakita ng hanap ng ibang ways. Oo, naalala ko tuloy, Master, yung
kauna-una, hindi ko makalimutan talaga itong tinuro sa akin ng upline kong simula pa lang ako 2013. Galing, hindi ko makalimutan yung kasi galing pa akong Jollibee noon. Naka-uniform pa ako noon eh. Nung pinatawag kami ng upline ko kasi meron daw siyang iti-train sa amin. Yung tinatawag na Four Pillars of Success. Familiar ka ba doon, Mas Alexos? Depende kung ano yung pillars niya sa success niya. Four Pillars of Success daw is yung first, decide. Mag-decide ka kung ano yung gagawin mo. Anything, kaya siya tinawag na Four Pillars of Success kasi kahit anong gawin mo eh. Diba kahit maliit o malaking bagay. So halimbawa, gusto mo lang, for example, ang gusto mong ma-achieve is makagraduate ka. Diba? Makagraduate ka ng high school or college. Four pillars, magagamit mo pa rin yun. Four pillars of success. So sa lahat, so since mga power payaman tayo, mga networker tayo, so i-apply natin sa network marketing. Four pillars is yung first, decide. Mag-decide ka kung anong gagawin mo. So sa case ni Casey is yung flyers. Diba? Take action. So gagawin mo na kung ano yung napag-desisyonan mo. And sa bawat action na ginagawa natin, merong dalawang result, positive or negative. Ibig sabihin, positive is nakuha natin yung gusto natin na result. Negative, hindi natin nakuha kung ano yung result na gusto natin. So kung positive yung result, tuloy-tuloy mo lang. Pero pag negative yung result, poproceed ka doon sa ikatlong pillar, which is yung analyze. Anong naging problema? Ayun ang sinasabi ni Master kanina. Ano yung naging problema? Ano yung meron bang mali? Meron ba akong maling nagagawa? Kung hindi mo alam yung sagot sa mga tanong na yun, itanong mo sa upline mo. Kaya kwento mo sa kanya kung ano yung nangyari. Tapos tanungin mo siya, ano sa tingin niya yung mali na ginawa mo? Dapat maging open ka, especially kung meron kang effective na ethical na mentor, dapat maging open ka para bigyan ka niya ng constructive criticism. Kasi dun, sa ganung paraan ka lang mag-grow. Dun ka sa ganung paraan na mas matututo. So ngayon, na-analyze mo na, nalaman mo na kung ano yung mali, then adjust. Yun ay kaapat. Adjust. Then repeat. Repeat mo na yung process. Mag-decide ka ulit, take action, analyze, adjust. Yung paulit-ulit-ulit-ulit lang na yun. Noong naituro sa akin yun ng upline ko, hanggang ngayon, no, eh, tinuturo ko sa inyo, almost seven years later. Di ba? Kasi napaka-powerful talaga ng training nila. And possibly, yung iba sa inyo, narinig nyo na yun. Alam nyo na yun. Pero ang tanong, ginagawa nyo ba? So, dapat gagawin mo. Okay? So, yun. Maraming salamat sa tanong mo, Casey. Gusto ko yun. Maganda yun. Tundan nyo yun. Maganda yung principle na yun. The same way how I do it is plan, do, review. Planuhin mo yung gagawin mo, gawin mo, tapos review mo. Yun, adjust ka. Plan, do, review. Or gano'n lang. Okay. Basically, almost somehow pares ka na. Next question from Rolly, Dawatan Rolly. Paano pag sinabi ng upline mo na kunwari ng mali downline mo pero sinabihan ako po ng power ka? Nag-gets mo ba yung tanong? Siguro pag sinabi ng upline mo na mali yung downline mo, pero sinabihan ako na, hindi ko rin nag-gets eh. Siguro, ganito na lang, no? Siguro yung idea dyan, pag sa tingin mo mali yung ginagawa, huwag mong gawin. No? Binasa mo ulit. Pag mali yung ginagawa, huwag mo nang gayahin. Sa tingin mo para sa'yo, sa principle mo, sa values mo, pag mali yun, huwag mong gawin. Di ba? Ba't mo gagawin? Mali nga eh. Mali downline mo. Hindi lahat ng sinasabi ng apply tama para sa'yo. Hindi lahat ng sinasabi ng mga tao na sa'yo tama para sa'yo. The only way na nakakalam mo kung ano yung tama para sa'yo, kung ano yung sinasabi ng values mo. Kaya importante kung ano ba yung values mo, ano ba yung pilosopiya mo, ano ba yung integridad mo. Kung sa tingin mo tama yun, gawin mo. Kasi marami na babaliw sa sinabi ng upline ko, tama yun. Di ba? Pag sinabi ng upline ko, number one kami, tama yun. Pag sinabi ng upline ko, pinaka the best kami, tama yun. Di ba? Pero sa tingin mo, dami na nangyayaring pagkakamali, mali na yun. Number one rule, number one rule ko palagi. Regardless kung magkano yung kinikita ko or magkano yung pwede kong kitain sa isang opportunity, sa isang deal, ito lang laging sinasabi. If mayroong unethical na ginawa sa akin ng upline ko, ng company ko, or kahit sino sa akin, pag may ginawang unethical, putol ang ties. Let go. Kahit millions pa yan, let go. Kasi I cannot associate myself into something unethical. Na alam ko, masasacrifice yung integrity ko. Kung ang integrity mo na masasacrifice, kasi yun nga yung problema eh. No? Kaya wala ka na nare-recruit kasi yung integrity mo, binenta mo. Yung credibility mo, binenta mo. Hindi ka naging malakas ang loob para paglaban yung integrity mo. Remember, ikaw yan. Yung integrity mo as a whole, ikaw yan. So huwag mo pagpapalit yun. Kung sa tingin mo unethical, mali, huwag mo nang gayahin, huwag mo nang gawin.
Yes, tama. Yun. Hindi ko pa rin naiintindihan kung ano yung tanong. Pero ang pagkakaintindi ko sa tanong niya is, kunwari, mali yung downline. Huwag na nga natin pag-usapan. Hindi ko talaga maintindihan. So kung ano na lang yung... Salamat! Ano? Yung naging sagot ni Master Lexus. Yun. Apply niya yun, ha? Okay. So yun. Next question. JC... Gwapo. Ano kung yung ibang downlines mo ay parang walang interest na matuto sa business na ginagawa nyo? Sinishare mo yung mga dapat nilang matutunan pero parang baliwala sa kanila. So yun, ganda tanong to. Ano sa inyo? Yeah, like what I said, let go. Let go mo. Hindi mo kailangan pilitin yung mga tao na ayaw. Remember, meet people where they at. Kung sa tingin mo wala silang interest sa nangyayari o sa ginagawa mo right now, that's okay. Pero it doesn't mean you have to burn the bridge. It doesn't mean you have to let kumbaga parang layuan mo, no? Kumbaga isama mo pa rin siya doon sa community, sa organization mo, i-update mo pa rin siya. Pero kung wala siyang response sa iyo, wag mo nang pilitin, 'di ba? Maghanap ka ng panibago. Maghanap ka ng panibago. Kung ano 'yung sineshare mo, hindi sila na-excited, that's okay. Darating 'yung time na kapag kailangan na nila 'yung opportunity or kailangan na nila 'yung product or services na meron ka, may excite 'yan or magkaka-interest 'yan. Pero wag kang mag-burn ng bridge. Wag mong awayin, wag mong isumpa, wag mong i-block, 'di ba? Wag mong paringgan, wag mong alam mo 'yun, 'di ba? Build mo lang, sabi mo, alam mo na intindihan kita, okay lang kung nandiyan ka, basta kapag kailangan mo nandito lang ako sa iyo. Na pero okay lang ba na nandun ka lang sa group tapos na-update ka, baka mamaya kasi 'di ba? Naiirita ka na doon sa mga updates namin. So, encourage lang, create a community where they can express themselves or they can watch you nang hindi nila kailangan mag-commit. Kasi may mga tao talaga na producer, may builder, may customer, may fence sitter. Ibig sabihin yung mga nanonood lang. And you have to respect that. Sa isang competition or sa isang liga, 'di ba? May mga nanonood talaga eh. Hindi nila naiintindihan bakit dumunk, bakit natutuwa yung mga tao kasi may dumunk sa basketball o may ginawang something na malupit na moves. Hindi pa palakpak yun. Hanggang sa natututo na sila, na-expose na sila, ay, kaya pala okay yung mag-dunk at mag-reverse layup kasi okay pala yun. No, hayaan mo lang sila. Kasi yung exposure nila, darating yung time na may interest din sila pero hindi mo kailangan i-burn yung bridge. May mga audience, and part ng success is yung audience mo. Kasi ang hirap nun, pag naging successful ka, nasa stage ka, walang pumapalakpak. Walang bumabato. So lahat yan, may role yan. May role yung mga yan. And you have to respect. Meet people where they at. No? Pag hindi sila decided to do the business, let go. Kasi problema, ito yung mentality. Eh. Pinipilit natin yung isang tao na gawin yung isang negosyo hanggang sa naging manager ka na, hindi ka na leader. Leader ka, alalaan mo, leader ka eh. Lead, no ba? Gawin mo kung ano mga dapat, be an example. Ang problema sa atin, dahil naka-recruit na tayo, minamanage na natin yung mga tao. O ito dapat gawin mo ha, dapat ito gagawin mo ha, ito, oy, dapat, ba't di ka nagre-recruit? Ba't di ka excited? Ba't di ka nagpa-participate? Diba? So, yun, meet people where they are. Para magka-interest sila, gumawa ka ng something interesting. Power yun, no? Para magka-interest sila, gumawa ka ng something interesting. Lead by example. Dapat pakita nila sa'yo. Kasi, tama yung mga sinabi ni Master about dun sa hindi nila nakikita madalas eh. At saka kaya nakikita mo pa yung mga ganong klase ng member. Ito ha, alam nyo, sa mga hindi pa nakakilala, no? Hindi pala ako nakapagtanong kung sino dito yung mga first-timer, no? Yung mga first-timer dito sa inyo. Para sa mga first-timer, ganito ako Q&A pag ako sumasagot sa tanong is real talk talaga, no? Tough love. Okay, tough love tayo kasi doon yun yung sa akin kasi doon kayo mag-grow. Okay? Alam ko na doon kayo mas matututo. Kaya nakikita niyo yung mga ganyan na downlines, yung totoo, no? Kaya napapansin niyo yung mga ganyan na klase ng downlines, bakit yung mga downline hindi nakikinig, bakit hindi excited, bakit hindi gumagalaw, bakit blah blah blah, kasi ang konti nila. Ang konti kasi nila eh. Kaya nakikita nyo pa. Napapansin mo pa kasi kukunti sila. So ibig sabihin nagma-micromanage ka nun.
Di ba? Pero kung ang focus mo is mag-produce, bago mo ipagawa sa members mo yung gusto mong gawin nila, ikaw muna dapat yung gumagawa. Dapat nakikita nila na ginagawa mo. So, kung gusto mo silang pahatawin, humataw ka. Kung gusto mo sila na tawag dito, mag-step up ka. Kung gusto mo sila rumisulta, dapat ikaw muna. Pero hindi ibig sabihin nun, yung mga tao mo is lahat sila gagaya sa'yo. Hindi, meron pa rin dyan hindi. Pero sa pag-focus mo sa pag-produce, sa pagiging leader, yung dapat na ginagawa ng isang leader, which is nagpo-produce, sa pag-focus mo sa gawain ganong bagay, lalabas at lalabas sa mga tao mo kung sino yung gustong maging katulad ka. Yung gagaya sa'yo. Pero ikaw, ang focus mo lang is mahataw ka lang. Tapos susunod sila sa'yo. Sila mismo yung lalapit. Di ba mas maganda yun na sila yung mismong lumalapit sa'yo para magtanong, tatanungin ka na, Upline, paano po ba gawin yung ginagawa nyo? Paano po ba kumita katulad nyo? Paano po ba kung ganyan? Di nakikita mo kung sino sa kanila yung deserve ng time and effort. Di ba? So, yun. I hope nasagot namin ni Master Lexus yung tanong mo, JC. Maraming salamat sa tanong mo. Next question from Moriel Repil. Sir, anong dapat ko gawin nang hihina kasi loob ko? So, anong dapat gawin? Ang best way na gawin mo is always connect to, you know, I'm not going to, you know, ang tawag doon is yung i-convert kayo. No? But what I'm saying is, the reason why mahina yung emotional being is because you're not connected to the source. Kung ano man yung faith mo right now, kung ano yung pinaniniwalaan mo na Diyos, always connect yourself to that higher being. No? Connect mo yung sarili mo kay Lord. Kaya ka nanghihina right now. Kasi yung tiwala mo sa sarili mo, posible yung confidence level mo mababa. No? Pangalawa, kaya ka nanghihina ng loob kasi siguro baka kulang ka sa knowledge. No? Yan yung number one challenge. Eh, no? Mga yung pumapasok sa ganitong industriya na network marketing, pagpasok nila sa business, hindi sila knowledgeable sa ginagawa natin. Yung may mga experience, they don't have enough knowledge. Yung knowledge level nila mababa. So yung anxiety level nila mataas, kabado sila. No, para bumaba yung anxiety level mo, para lumakas yung loob mo, kailangan aralin mo, di ba? Pag tumaas yung knowledge mo, bababa yung anxiety mo. Pansinin mo to, ha, bakit tayo nagtataas ng kamay kapag nagtatanong si teacher kung ano yung sagot sa tanong? Malakas yung loob mo kaya ka nagtataas ng kamay. Alam mo yung sagot eh. Pero kapag hindi mo alam yung sagot at tinawag ka ng teacher at hindi mo alam yung sagot, dudugdugdug, kakabahan ka talaga. Di ba? Kakabahan ka talaga. Tapos ang tendency, sumasagot ka ng mali. Pwede mo naman sabihin, ma'am, hindi ko po alam yung sagot. No? Pag sinabi mo, ma'am, hindi ko po alam yung sagot, mawawala yung bigat. Kaya nanghihina yung loob mo, again, kailangan mo i-strengthen yung spiritual status mo, yung spiritual level mo. Kung ano yung pananiniwala mo, kailangan mag, di ba, meron kang connection. Kasi yan yung source eh. Pag nanghihina ka, hindi mo makukuha yan sa ibang tao. Kasi ang problema niyan, inner na eh, sa loob na yan eh. No? Ngayon, again, after mo yun, mag-reflect ka, ano ba yung kailangan kong gawin, ano ba yung kailangan kong i-add, no? Para mas mabago yung situation ko right now. Ask yourself, yung ginagawa ko ba right now will contribute to my success, will contribute dun sa growth ko? No? Para lumakas yung loob mo, no? Kasi nanghihina nga yung loob mo, para lumakas yung loob mo, sumama ka dun sa mga tao na that they're having success. Isama, parang malamig na baga na hindi ka nagbabaga. Yun nga, wala kang apoy, wala kang baga. Sumama ka dun sa mga nag-aapoy para mahawa ka. Diba? Sumama ka dun sa mga tao na excited. Sumama ka dun sa mga tao na positive. Hindi sa COVID, ah. Sumama ka sa mga tao na encouraging. No? Kaya yun yung importansya ng community. No? Kailangan may small group ka. Kailangan meron kang circle of friends that will empower you, that will encourage you, no, you are enough. No? Pag feeling mo sa sarili mo you are not enough, you are a failure, no, always remember na ginawa tayo sa mundo, no, kaya ka pinanganak kasi successful ka. Out of millions of egg cells and sperm cells,
na pinagsama, ikaw yung nabuo. So kung pinanghihinaan ka ng loob right now, always connect to God. Surround yourself with people that can help you grow. And don't forget, no, don't forget to serve and provide value. Eh, nanghihina nga loob ko, tapos paano pa ako magsiserve? Paano pa ako magpo-provide ng value? Akala kasi natin, tanggap lang tayo ng tanggap. Empower mo ko up, palakasin mo ko up, hindi. The only way for you to kumbaga, get inspired is become an inspiration to other people. Huwag kang ikaw yung take ng take, ikaw yung mag-give. Marirealize mo, there's power in giving, there's power in providing value, there's power in serving. No? Kahit sa tingin mo wala kang may offer, simple lang, di ba? Sa tingin mo, hirap na hirap ka right now sa situation mo right now. Tanungin mo yung sarili mo, ano yung pwede kong ibigay para makatulong ako? Ano yung pwede kong i-offer para makatulong ako? Hindi ko na pwedeng masabi sa'yo ano yung magic nun, pero mararamdaman mo yun. Iba yung feeling. Kasi it doesn't cost money to help other people. Be a source of inspiration, become ambassador of hope. Yung nangyayari sa'yo right now, ito na lang to encourage you. Yung nangyayari sa'yo right now, pag nalagpasan mo yan, no, yan yung magiging story mo para ma-inspire yung ibang tao. What you're going through right now is a challenge. Is a challenge for you na pag nalagpasan mo yan, yan yung story mo. Your mess is your message. The reason why you're having breakdowns right now, no, kasi you will experience breakthroughs. It's hard to experience breakthroughs to share your message kapag hindi ka naka-experience ng mess, hindi ka naka-experience ng breakdowns. Your test right now will become a testimony to others. No? Iyan yung testimony mo sa ibang tao. So, to encourage you again, connect to God, surround yourself with people, and serve. Okay. Yun lang. Power yun. Ano naman yung isip mo? Power. Tama. Tama. Alam mo, walang power. Hanggang doon na lang ako. Hanggang power na lang ako. Okay, so yan. Next question. From thank you, Muriel. Okay, thank you sa tanong, Ronald Mark Liporata. Sir, tanong ko lang po, ano po ba ang kailangan kong gawin? Marami naman po nag-inquiry sa business ko, pero pag nalaman nila na may puhunan or magbebenta, ayaw na at hindi rin ako magaling mag-follow up. Anong sagot dito, Master? Ayun. Sagutin na natin yung last, hindi ako magaling mag-follow up. Edi aralin mo kung paano mag-follow up. Okay, so yung isa, very basic, pero alarin mo, di ba kasi hindi sabi mo nga, di ka magaling mag-follow up. Aralin mo kung paano ka magaling, para maging magaling ka na mag-follow up. Pangalawa, no, the reason why umaayaw sila kapag may puhunan, kasi kung ano yung sinasabi mo, ine-expect nila, yung expectation nila, no, nabubuo sa kung ano yung sinasabi mo. Kasi baka sinabi mo, yun nga, kumita ng ganito, tapos ay may puhunan pala. Kasi baka inisip nila, yung expectation na pwede silang kumita. So ibigay mo yung value of something na meron kang ipoprovide or something na meron kang i-share. No? Kaya iniisip nila, kaya umaayaw sila, kasi baka sinabi mo, libre. Or baka pinapakita mo sa kanila na kumita ka, tapos hindi mo kailangan maglabas ng pera. Diba? So, kung paano mo sila na-recruit, kung paano mo sila i-re-recruit, is ganun din yung way kung paano nila ma-re-recruit yung ibang tao sa organization mo. So, be very, very careful dun sa sasabihin mo, tsaka yung image mo, yung postura mo sa ibang tao. No? Kasi, kung hindi, ang hirap naman mag-withdraw kung wala kang dineposit. Tanungin mo sila nun, di ba? Ma'am, makakapag-withdraw po ba kayo kung wala kang dineposit? O, natural. Hindi ka makakapag-withdraw, wala kang dineposit. Ngayon, kung paano mo sinasabi yun, kasi ano yan eh, marketing strategy yan eh. Kung paano mo sinasabi yung marketing strategy mo, alamin mo, kasi baka nagbibigay ka ng expectation na hindi nila kailangan maglabas ng pera para sumali sa business mo. Pero, kung alam na nila na maglalabas sila ng pera, sa una pa lang, ang challenge sa'yo is turuan sila kung paano sila kikita. Paano babalik yung pera nila. Kasi kapag tinuruan mo sila kung paano sila kikita, paano babalik yung pera nila, kahit magkano pa yung ilalabas nila, no? Kahit magkano pa yung ilalabas nila, macha-challenge sila na gawin yung business mo
kasi nakita na nila yung gagawin. Kaya sila kabado maglabas ng pera kasi hindi nila alam yung gagawin. Ikaw ba, sabihin ko sa'yo, maglabas ka ng 1 million, tapos hindi ko tinuro sa'yo kung paano babalik yung 1 million mo o paano kikita yung 1 million mo. Maglalabas ka 1 million? Hindi, magtiwala ka lang sa akin, maglabas ka 1 million. Turuan mo sila. Pag tinuruan mo sila kung paano babalik yung pera nila, paano sila kikita, madali sila maglalabas ng pera. No? Yun lang. And I thank you. Hey, so yun. Power rin ha. I hope nag-take down kayo ng notes para masulit nyo. Ito na mga tinanong sa inyo. At ito mga sinagot sa tanong nyo. Okay, so yun. Next question. Medyo mahaba to. Yun, taklo ba na tayo? Paano ba yung pag ganito? Tanggalin mo na lang. Basahin mo muna, tapos tanggalin mo. Ito, pakita na lang muna natin doon sa iba, tapos tanggalin ko na. Pakita natin. So yan, from Sheila Albizo. Hindi, joke lang. Coach Kar, alam ba dapat kong gawin? Kasi yung company na pinasukan, yung pinasukan ko, maganda. Ang problema lang ay yung team namin kasi pag may nag-join, kasi di agad nila binibigay yung products. Wow, yung magic. Product package. Tumatagal pa ng ilang buwan kung di aalamin kung kailan ibibigay, di pa nila ipapadala. Para kasing may mali sa system ng team namin, ano po ba dapat gawin? Kailangan ko buwang sabihin sa founder ng team namin na mali ang sistema niya o hayaan ko na lang? So, ano yung sagot mo doon, Master? Number one, ang tanong dyan, natanggap mo na ba yung products mo? Pag natanggap mo na yung products mo, umalis ka na. Hindi, joke na. Hindi, ganito. Okay. So, nakita mo na may mali. Ano yung sinabi ko na ruling kanina? It's an ethical na ginawa sa'yo or nangyayari or ginagawa sa'yo, umalis ka na. Kasi how you recruit people is how they will recruit other people into your business. Kung hindi mo kayang gawin yung ginagawa nila, kung hindi mo kayang sikmurain yung ginagawa nila, umalis ka na. Okay? At nakikita mo, may mali na eh. No? Hindi mo kailangan kausapin yung founder. Founder nga siya eh. Kausapin mo yung kumpanya. Kung hindi binigay yung product sa'yo, nagbayad ka, kausapin mo yung kumpanya. Kasi number one, maling-mali yan sa DTI. Pag hindi binigay yung product mo, nagbigay ka ng pera, hindi binigay yung product mo, pwede mo na ireklamo agad yan sa DTI. No? So, pangalawa, hindi mo na kailangan makipagtalo dun sa gumawa ng nakaisip ng sistema na yan. Naisip niya nga yan eh, di ba? Ngayon, kung nakikita mo, nagsasucceed yung ibang tao sa ginagawa nila, hindi, hayaan mo sikmurain nila yun. Pero kung hindi mo kaya siyang sikmurain, huwag mong pilitin yung sarili mo na tanggapin yung mali. Kasi what you tolerate, you cannot change. What you tolerate, you cannot change. If you tolerate that wrongdoings, hindi mo mababago yan. If you tolerate that wrong practice, hindi mo mababago yan. Kaya nga kami nandito eh, gusto namin baguhin yung mga nangyayari. Pero hindi namin kayo kinoconvince na magbago. What we're trying to do, yung alam namin na tama. Nasa sa inyo kung makukonvince kayo o hindi, or sasama kayo sa mission ng Ethical Nation. Pero sinasabi namin, kung mali na yung ginagawa mo, di ba? Kung mali na ginagawa sa'yo, papapatuloy mo pa ba yun? Kaya mo ba sikmurain yung mali? Huwag mo ibenta yung kaluluwa mo para lang sa pera. Eh, halimbawa, ako, follow-up question ko para sa kanya. Paano kung halimbawa ay hindi sa kanya ginawa sa kanya yon, tapos halimbawa nakuha na niya yung product, tapos nakapagpasali siya, ginawa sa downline niya, ng upline niya. Paano kung ganun? May mga members na siya sa ilalim, tapos sa mga members niya ginawa. Okay, ano yan? Question of integrity yan. Again, sabi ko nga, siyempre, oy, ginawa sa'yo, kumita ka ng pera. Ang tanong, pleasing ba yun? Tama ba yun? It's honorable ba yun? May integrity ba yun? Diba? Kasi again, kung ano yung nangyayari sa environment mo right now, sinishape yung character. And if you're thinking na short-minded ka lang, short-thinking ka lang, hindi ka long-term, no? Kung ano yung nangyayari sa'yo right now, tanggap ka lang ng tanggap. Kapag nagkaroon ka ng initiative na gusto mo mabago yung nangyayari sa environment mo, that's the time na matcha-challenge ka. Again, sabi ko nga, pag mali, wag mong tanggapin. Pag mali, wag mo isubo. Mali eh. Mali nga yun eh. Hindi mo maitatama ang mali, ng isa pang mali. So mali yun. Chain yun eh. Kailangan mo i-break the chain. Ganun lang. Putulin mo na. Okay. Yung muna ko yun. Salamat sa ano. Sagot, Master. Tama naman talaga eh. Pag mali na, hindi mo kayang itama yung mali ng another na mali.
Okay, so yun. Yun yung key point doon. So last question na tayo, Master. It's already 9:23. Kasi medyo mahaba itong... tanong ba ito? Tanong nga to. Okay, from John Sirin. So medyo mahaba rin to. Babasahin muna. Babay muna ha. So yan. From John. Ano masasabi mo? Yung tipong top earner ka before, yung tipong ang lakas mo talaga, pero yung presidente mo at yung second upline mo, hindi ka tinulungan. Ito yung time na meron akong nakuhang alas, as in malaking tao, ang kaso walang sumama kahit sino sa akin, kahit other group, wala na leader. Sobrang hinayang na hinayang, at isa pa, minamindset pa yung mga downline ko, pure mindset na lang nangyayari. Kaya ako umalis sa networking industry. Lumakas ka lang onte, pinabayaan ka na. So, yun. Paano ba yun? Ano yung tanong niya? Anong masasabi? Nagtatanong siya kung ano opinion natin. Again, yun nga eh. Tanongin mo yung sarili mo kung yung partner company mo, yung mga tao nasa paligid mo, are those people, can you entrust your future to these people? Mapagkakatiwalaan mo ba yung future mo sa mga tao na to? Diba? Kasi kung hindi mo pagkakatiwalaan yung future mo sa mga tao na to, if something happens, iwan ka talaga. Ngayon, sabi mo nga, naging top earner ka, naging top leader ka, diba? It's your responsibility. Saka huwag ka mag-expect na may sasama sa'yo palagi. The reason why kaya ka nagtatop sa isang company, not because pag umalis ka kasi meron kang mahuhugot. Mali yun, maling concept, maling thinking yun. No? Kaya ka nagtatop sa isang company kasi may ginagawa kang tama sa organization mo. Hindi rason para makarecruit ka ng ibang grupo or makarecruit ka ng ibang tao sa ibang grupo, kaya ka gusto maging top earner. Kaya mo gusto maging top earner, maging top leader kasi meron ginagawa tama sa organization mo. Binubuhat ka ng organization mo, kaya ka nasa top. No? So ngayon, kung may problema yung may-ari, may problema yung mga top leaders, tanungin mo yung sarili mo. Ipagkakatiwala ko ba yung sarili ko, yung future ko sa mga tao na to? Sa tingin mo, hindi ka, why would you surround yourself with people that doesn't have integrity or doesn't have future, kumbaga parang vision for you? Kasi in-offer mo yung sarili mo, ibibenta mo ba yung sarili mo ng mura? Are you selling yourself cheap? Are you going to sell your soul ng mura lang? Di ba? So it's a question of integrity again. Tanungin mo yung sarili mo. Ipagkakatiwala mo ba yung mga pangarap mo, yung pangalan mo? Pangalan mo, kahit na wala ka pang resulta, kahit hindi ka pa top leader or top earner, hindi mo kailangan maging top earner or top leader para mag-decide ng mga questions of integrity or character. Tanungin mo yung sarili mo. Ibebenta ko ba yung pangalan ko, yung integridad ko sa mga tao na to? Always do your research. Tingnan mo yung history, may pattern ba yung mga yan? Diba? So, ngayon, kung wala ka ng grupo ngayon, no? Kung may nangyari sa'yo in the past before, you can always bank on your skills, on your integrity. Yan yung babalikan mo. On your character. People will join you because they like you, they know you, they trust you. And because hindi mo sila siniraan, hindi ka nakipag-away, whatever. Kung may ginawang mali sa'yo, keep it private. Daanin mo sa legal. Di ba? Daanin mo sa legal. Huwag mo na i-broadcast para lang makakuha ng simpatya. Problema kasi dito, ang drama ng ibang tao, eh, no? Para lang makakuha ng simpati. Di ba? No, ngayon, nati-TV pa yung iba. No, i-deal nyo na yan sa private. Di ba? I-deal nyo na sa private yan. Kasi what you discuss in private, no, dapat dun yung isolve yun sa private. Kung hindi mo kaya isolve sa private yan, edi let go mo kay Lord. May mali ka rin eh. Ikaw yung nag-decide. Di ba? So, tanongin mo yung sarili mo. Lagi mong tatanungin yung sarili mo. Ipagpapalit ko ba yung pangalan ko, yung integrity ko, yung character ko sa gagawin ko na to ngayon. Parang ganun. Yun. Kaya ka siguro nagtatampo siya, lumakas ka lang ng konti, pinabayaan ka na. Eh, ganun talaga. Hindi ka naman kailangan babyhin ng mga leader tsaka ng company. Diba? Hindi naman responsibility nila babyhin. Hindi. Remember, binabayaran ka ng company dahil sa sales na ginagawa mo, sa volume na ginang organization mo. No? Hindi ka baby, hindi yan employment, hindi yan baby-baby o favoritism. Diba? Baby-babying kita kasi malaki volume mo. Hindi. Malaki man ang volume mo, may ginawa kang mali, tanggal ka. Diba? Eh kung ganun yung company mo, may ginawang mali yung top leader nyo, tapos
kinukonsente. Again, you cannot tolerate what you can. You cannot change what you tolerate. So ask yourself, is it leap and live or stay and die? Power yun ah. Bago yun. Oh. Bago yun. Leap. Tumalun ka at umalis o magstay ka at mamatay. So, ang pinaka-point sa tanong ni John Seren is yung paano pag pinabayaan ka ng upline. So, nung ako nagsimula, ever since naman na ano nagsimula ako sa network, is ang palagi ko na iniisip is paano kung walang tumulong sa akin. Nung nagsimula ako way back 2013 is ang iniisip ko lang, gusto ko lang nung magiging guide. Yung magga-guide lang sa akin, sasabihin lang sa akin kung ano yung dapat kong gawin tapos papabayaan ako. So, meron pala talaga ako. Doon ko lang na-realize, meron pala talaga ako na ano, na tawag dito, meron pala talaga ako na maging potential na maging leader. Pero wala naman sa isip ko yun at saka hindi ko alam. So, bilang distributor, kaya nga tayo tinawag na independent distributor is independent tayo. Diba? Dapat kaya natin na maging independent, kaya natin na trabawin yung negosyo ng atin. Diba? Ayun, nawala si Master Lexus. Hindi ko alam kung ano nangyari. So, chat ko lang muna. And by the way, last question naman na yun. Okay, last question ay kay John kasi it's already time's up. Meron pa kami training after nito. So, yun. May suggest ko lang dito para sa inyo lahat is kung hindi ka kayang supportahan ng upline mo is ikaw mismo yung magpaka upline. Kung hindi ka kayang suportahan ng ano ng kung hindi ka tinutulungan ng upline mo, ikaw mismo yung magpaka-upline. Kasi hindi kaya mo gusto mag kaya ka nag-network kasi gusto mo mag-succeed. Paano kung hindi ka nila tulungan? So ibig sabihin hindi ka na lang magsasucceed, wag na lang. So hindi naman pwedeng ganun, 'di ba? So ikaw, depende sa iyo. Kaya nung nagsimula pa lang ako, yun ang iniisip ko. Ang mindset ko is paano kung walang tumulong sa akin along the way okay lang, hayaan ko na lang. Ako na lang yung hahanap ng paraan, ako na lang gagawa ng paraan. And naniniwala ako na along the way, meron kang ma-encounter ng mga tamang tao na willing gumabay at willing magturo sa'yo. So, katulad nito mga ginagawa natin dito sa Ethical Nation, di naman kailangan na maging upline mo pa kami para ka namin matulungan. Itong Q&A na ginagawa namin para sa lahat ng mga networkers. Magkaiba kami ng company ni Master Lexus, pero andito kami nagsaserve sa inyo, nagbibigay ng value, walang bayad, di ba? Libre. Marami kami mga YouTube videos, marami kami mga Facebook videos na ginagawa, walang bayad. Di naman kami binabayar para gumawa nun. Pero pinoprovide namin kasi nga ang focus namin ngayon is yung push yung movement ng Ethical Nation dahil para mas dumami yung mga ethical networkers, mas marami yung gumagawa ng tama kasi pag pumapangit yung network marketing industry, lahat naman tayo damay dun eh. Diba? Pag nagkakaroon ng isyong isang company, lahat naman ng networker nadadamay, akala lang nila yung networking industry lang mismo. No? Yung networking company lang mismo, pero hindi, buong network marketing nadadamay naman kapag merong ginagawang mali yung mga ethical networkers at saka yung mga scammers. Kaya bilang isang leader, kasi napanggit mo dito na naging top earner ka na before, no? Dapat ikaw na mismo yung maging leader. No, mindset ng 001. Kahit hindi ka 001, pero mindset mo ay 001. So, yun. Kung meron tumulong sa'yo, thank you. Kung wala, okay lang. Diba? Ahataw pa rin. Tutuloy pa rin yung pangarap. Okay? So, yun lang. Maraming salamat, Master Lexus, no, sa Q&A session na to. So, I hope maulit ito next time. Pasensya na doon sa mga hindi masagutan ng dami pa. Nag-brown out, oh. Nag-brown out sa inyo? Tinitigilan yata tayo. Meron yata ang conspiracy to. No? Okay. So yun, pasensya na doon sa mga hindi namin nasagutan yung mga tanong. Next Friday, 8 p.m. Nalit lang kami ngayon kasi technical problem. Pero next Friday, 8 p.m, meron pa tayong mga Q&A session. So, meron pa akong ini-invite na iba pa na mag-guest din. Sana magkatuloy-tuloy yung mga yon para mas marami pa kami ma-provide na value. So, yung mga ini-invite ko, siyempre, yung mga katulad natin ng mga ethical networkers din. Okay? So, I hope na marami kayo natutunan. Apply nyo kung ano yung mga natutunan nyo para sulit yung pag-attend nyo dito. Next week, next Friday is 8 p.m. Meron tayong Q&A session ulit. And sa mga hindi nasagutan na tanong, pasensya na.
next Friday na lang bawi, agapan nyo para kayo yung unang makapagtanong at saka kayo yung unang masagot. So before I end, meron akong mga ilalagay pa na mga additional training resources, training materials na pwede nyong puntahan, pwede nyong i-explore na alam ko makakatulong sa inyo, especially yung Unlimited Prospect Handbook na ginawa ko na e-book. Yun, napaka-simpleng e-book lang nun na tuturuan ko kung paano mo magagawang makapag-invite ng unlimited na prospect. Unlimited talaga. Okay, sobrang dami. So, check out nyo yun later on pagkatapos nitong video. And, syempre, si Master Lexus, pwede nyo siyang i-follow dito sa Facebook. Ilalagay ko din yung link dito. Mamaya, pagkatapos nitong live na to, i-edit ko, ilalagay ko yung link ng Facebook niya para pwede nyo siyang personally i-follow. Pwede nyo siyang i-message, i-spam nyo siya, bahala kayo kung anong gagawin nyo. Huwag nyo lang papawirin, no? Huwag nyo lang kami papawirin. Huwag tayo magpapawiran dito. Okay, so yun lang. Once again, maraming salamat sa mga umatin. Maraming salamat sa mga tanong nyo. Kita-kits tayo next Friday. Magandang gabi sa inyong lahat. And babush, bye-bye. Kita-kits.